minadali nyo yung dismissal proceedings, samantalang ang dami ko na pong kaso, Mr. Chair, na pinailan ng dismissal yung isang pulis na gumawa ng kalokohan, inabot ng taon. Taon. Na-promote pa. Hindi ma-dismiss-dismiss. Pero itong taga-drug enforcement unit na-dismiss in a matter of month or months. Ang bilis. Siyempre, nung ma-dismiss na, kaya nung tanong kanina si Senator Tolentino, at large. Kung hindi yun sana pinailan muna dismissal proceeding, naka-hold sana siya ngayon sa PNP. Yon si Catherine Camilon, nasaan si Major De Castro? Pangatlo, ano ng status ng kaso? Tapusin mo lang yan para for purposes of the records of this committee. Yung tatlo lang yan. Yes, sir. Nabilisan na yan. Huwag mo nang step by step lang yes, yung kanina. I'll just go directly to... Please provide the committee a copy of your presentation to complete the loop. Yes, sir. We'll comply, sir. Please proceed. We'll go directly to the date of the filing of the case, sir. Ano si Catherine ngayon? Huwag mo nang yung timeline. Huwag mo yan. Yes, sir. The November 3 testimony of the two witnesses, sir, that was the last time the body of Catherine was seen being transferred from a Nissan Juke into a red CRV. So hindi na siya nakikita pa hanggang. Yes, sir. That was from the testimony of the two witnesses. Okay. Nasaan na si Major De Castro? Major De Castro, sir, was dismissed last January 13. Dismissed from the service? Yes, sir. So he's at large now, sir. Civilian na siya at large. Yes, anong sir. Status na ng kaso? The case, sir, is presently with the regional state prosecutor for A, based in San Pablo, after we filed a motion for inhibition for the Batangas Provincial Prosecutor's Office to inhibit from handling the case, sir. It was approved, sir, by the Batangas Prosecutor's Office and transferred to the regional level of the DOJ RSP, sir. Bakit kayo nag-request na mag-inhibit yung prosecutor? Yes, sir. Based on our consultation with the family, and because the counsel of Jeffrey Magpantay is a former prosecutor of Batangas Prosecutor's Office and a retired judge at parating nandun, sir, sa prosecutor's office. Yes, sir. Thank you, sir. So, missing, with the permission of Senator, your chairman, your honor, missing si Catherine. Yes, sir. At large si Major De Castro. Yes, sir. Pending ang kaso. Yes, sir. Okay, Mr. Chair, with the indulgence of Senator... Yes, sir. Go ahead, Senator. I'm very familiar with this case, Mr. Chair, kasi lumapit sa akin yung relatives after the incident. Numising pa lang, tinutukan ko to. Now, i-continue ko po yung line of questioning ko. Nasa inyo yung custody nitong si Major as a primary suspect. Tama? Ang ginawa nyo, prenosis nyo yung kanyang dismissal proceedings. At numadismiss siya, natural, pakakawalan nyo siya. Ngayon, nagtatago na. Ang pinagtataka ko, mas inuna nyo na madismiss siya kaysa naman magkalap pa kayo ng mga additional evidence while he was in custody of the PNP. Minadali nyo yung dismissal proceedings samantalang ang dami ko na pong kaso, Mr. Chair, na pinailan ng dismissal yung isang pulis na gumawa ng kalokohan, inabot ng taon. Taon. Na-promote pa. Hindi ma-dismiss-dismiss. Pero itong taga-drug enforcement unit na-dismiss in a matter of month or months. Ang bilis. Siyempre, nung ma-dismiss na, kaya nung tanong kanina si Senator Tolentino, at large. Kung hindi yun sana pinailan muna dismissal proceeding, naka-hold sana siya ngayon sa PNP. Habang continuous yung inyong investigation at pagkalap ng ebidensya against him. Bakit yung dinismiss agad? Bakit yung agad ang pinuntunan yung madismiss para mapakawalan? Your Honor, if I may. Yeah, go ahead. First of all, meron po tayong proseso, yung motu proprio investigation being conducted by RIAS and meron pong timeline na sinusundan. So, nasunod namin yung timeline. Actually, sir, nadili pa nga ng konti yung pagka-dismiss niya. So, pasok po kami sa timeline. Hindi namin ito binilisan or nothing else. Wala naman po kaming balak na hindi sana i-dismiss, whatever. But we just follow the procedure. Kagaya ng sabi ko kanina, nadili okay, pa nga sir, po yung pagka-dismiss namin sa kanya. Pero sir, hindi pa siya guilty. Suspect pa lamang siya, di po ba? As such, meron pa siya mga karapatan, di ba? So,
why dismiss a person na you don't have enough proof na siya nga talaga yung criminal, na siya talaga ay isang suspect. In fact, person of interest pa lamang siya. He's not even a suspect. Your Honor, if I may again. Sir, yung admin case po kasi niya did not emanate from the criminal case na na-file. But yung case na na-file sa kanya sa Rias is yung extramarital affairs po niya. Inamin niya po ba na siya yung karelasyon niya itong beauty queen? Sir, nung kausap ko po siya, nag-usap po kami, tinanong ko po siya with regard to the criminal case. Nag-deny po siya. Pero kung nung tinanong ko po yung extramarital affair niya, hindi siya, sir, sumagot. So, okay. Immediately, sir, I ordered the Reyes 4A to conduct an investigation regarding dun sa extramarital affairs niya. So, true to it, sir, may mga ebidensyang nakuha yung Reyes natin. So, yun yung dahilan kung bakit natin siya dinismiss. I understand that, Mr. Chair. Pero kung ako po ang tatanungin sana, General, gagamit po ako ng tinatawag na diskarte. Mamaya ko na muna o isasantabi ko muna yung sinasabing extramarital affairs para si Bakin siya. Nang sa gayon, nasa custody niyo itong suspect at marami pa kayong makukuhang ebidensya na pwede siya madin because he's just there in your custody. Di po ba? Kasi total, dininay niya eh, di ba? So instead of focusing on the extramarital affairs, why don't you just focus on him being a suspect of that crime? Yun po yung pinupunto ko rito. Now, kung siya po ay pinokus niyo, kung pinokus niyo po yung inyong investigation, him being a suspect, not him being immoral, then mas malaki po sana ang pakinabang ng ating PNP. Ngayon, napabilis po yung extramarital affairs at siya po na-dismiss. At large siya ngayon. If you need something from him, he can no longer be contacted. Who knows, baka tumakbo na siya ng kung saan lugar, lumabas ng bansa. Yun po yung point ko. Diba? Yung extramarital affairs, later na lang yun. Pwede naman yun eh, it's just there. But this guy, he's already there. Hawak na natin, sir eh. Diba? Wala siyang kawala. Kaso ang ginawa nyo, pinailan nyo ng dismissal, illicit extramarital affairs, kailangan siya pakawalan, diba? Kasi wala na sa PNP. And then off he goes. Tama anyway, po yan. Anyway, yeah, General Lucas, siguro, ako, sariling kontsuri ito, si Major De Castro, whether or not dinismiss nyo siya administratively, kahit na hindi nyo siya dinismiss, kung ganun siya ka-guilty, mag-atlar sa lagyo, sisiba talaga yun. Sisiba talaga yun. Kasi sabihin mo, kahit hindi nyo dinismiss yun, wala naman tayong power sa PNP na ikulong siya dahil bawal yan. Wala, hindi pa na-approve yung batas natin ginawa ngayon na kapag ang isang pulis mayroon siyang misdemeanor na ginawa, may power na ngayon ang CPNP, yung RD, yung provincial director, na ikulong siya. Ngayon, yung batas ngayon na ginagawa natin. Pero sa ngayon, kahit na sabihin mong na siya, under restrict, ang tawag niya, ang term natin dyan, restrictive custody, hindi pa rin siya nakakulong, sa loob lang siya ng barracks, sa loob ng perimeter camp, naglalakad-lakad. Paglalabas siya para bibili ng something, hindi natin siya pwede pigilan dahil hindi natin siya pwede restrict. Dahil yan naman talaga limitasyon natin, kaya natin gumawa ng batas. So kahit na hindi nyo siya dinismiss, kahit active pa siya ngayon, kung alam niyang guilty siya, lalayas talaga yun. Sisibat at sisibat yun. Dahil walang hold ng PNP, hindi yes. Talaga niya makulong. Yes, pero Mr. Chair, at least he's in restrictive custody and nandun pa rin yung bang siya ay member pa rin ng PNP, hawak pa rin siya ng PNP at anytime pwede siya patawag ng PNP at anytime pwede siyang imbestigahan o tanungin ng PNP to get more information from him, right? Kasi versus pag wala siya sa PNP, wala na kayong pakialam sa kanya. Kung siya po ay nasa custody pa rin ng PNP, restrictive man o hindi, at least may karapatan kayong ipatawag siya, tanungin siya at anytime you want to gather more evidence. Tama po ba? Yes, Your Honor, if I may. Kung hindi ko po dinismiss si Major De Castro, I will be remiss of my job. I know that, General. Ang sinasabi ko lamang po, dininay niya eh, di ba? Sabi niya, wala akong affairs dyan. Okay, so wala kang illicit affairs dyan sa victim. Continue investigation, him being a suspect, or parallel investigation gawin niyo. Ang nangyari po kasi, General, ang kinakasama ko lang ng loob, ngayon, na-dismiss na siya. Since dismissed na siya sa serbisyo, sabi nyo kanina, tinanong kayo ni Senator Tolentino, nagtago na.
Di ba, sir? Nagtago na siya. Alam niyo ba kung nasaan siya? Your Honor, hindi naman po nagtago. Actually, kausapan namin kagabi until... O sabi niyo at large? 2 a.m. At large po sa... Technically, sir, he's not in our... Okay, so he's not arrested. So alam niyo po... So as far as this committee is concerned, hindi pa siya at large. Dahil nag-communicate yes. pa siya eh. May letter pa siya eh. Your Honor, I humbly apologize for inability to go to your committee, Honorable Committee's invitation. Yes, signed, Police Major Alan De Castro. Meron pa siyang representing law office, Benitez Law, Ferdinand Benitez. So, kaya pa siya makontakt to your lawyer. Your Honor, actually kausapan namin siya kagabi. And, so, andyan pa pala, andyan pa. He was about to join the proceeding. However, he was prevented by his lawyer. So, ang i-request sana namin to this honorable body is to issue a subpoena para mapilitang pumunta rito sa hearing, Your Honor. Hindi mo na kailangan i-request yan. Nasa isip niya ni Sir Tordulpo. Tumatik yan ngayon before this hearing ends. Kasi ang pagkakala, Mr. Chair. I will make the motion. Thank you. Akala ko kasi, Mr. Chair, nung sinabi niya at large, hindi na makita. Usually kasi ang pagkakaintindi ko, pag sinabing he's at large, the suspect is at large, nowhere can he be found. We don't know his whereabouts. So, nandiyan pa pala. Okay. So, kung nandiyan pa, they're very good. Okay? Now, ang tanong ko po, ano po yung ginagawa nyo ngayon sa PNP as far as investigation is concerned para madiin po siya? Kasi very clear na sa atin lahat dito ngayon na siya talaga ang suspect. Siya talaga ang primary suspect. At kasama itong kanyang driver. Sir, on the part of the CIDG, sir, we're still looking for witnesses. We have leads, no? As to possible whereabouts o saan dinala si Catherine, it's just very hard to substantiate into evidence form those information provided to us. Because later on, sir, we'll be facing legal battle and there should be somebody or any evidence for that matter to link De Castro, especially sa yung info gap natin as to the whereabout of the or the body of Miss Catherine Camilan. In a way, hindi pa naman murder ang kinaso nyo, di ba? Serious illegal detention. Yes, sir. Kidnapping. So it does not require the body of the crime. Yes, sir. Yes, sir. So, i-establish lang ninyo yung serious illegal detention. Okay na. Yes, sir. Actually, sir, in compliance to the department order DOJ DC-20, we have a collaboration with the prosecutors before the filing. And that was agreed between CIDG, Propor A, and the DOJ, sir, for the initial filing of kidnapping and serious illegal detention under Article 267 of RPC. Mr. Chair, niyaya niyo ba yung driver niya na maging state witness? Did you offer that to the driver? Yes, sir. When he voluntarily surrendered with Balayan PNP, we immediately sent our investigators, CIDG investigators, to the station. Upon advice of the counsel, he only provided our investigator as to his personal circumstances. But on matters relating to the case, he refused to answer here. Mr. Chair. I know, he refused to answer. Of course, karapatan niya po yun. Ang tanong ko po, inoffer niyo ba sa kanya na, o sige, pag naging state witness ka, wala na kami sasampang kaso sa iyo, o mas magaan yung kaso mo, hindi ka magsaserve ng long term, bumaliktad ka na lang, sabi mo sa amin totoo, protektahan ka namin. Did you offer that? Yes, yes, sir. We offered him the benefit of the witness protection program provided by the government. What did he say? He declined. He declined. Okay. Mr. Chair. Mr. Chair, since nandito yung mga kamag-anak, may mga hinaing kasi sila, Mr. Chair. So, I would like to hear the side of the relatives, yung kanilang hinaing, nung from the start na nawawala yung kanilang relative up to the time nung eto na nga. Yung si Jeffrey Magpantay ay nagpadala ng sulat dito at sabi niya, hindi doon siya makarating dahil wala daw sa kondisyon yung kanyang abogado, may dinaramdam daw, at wala, nawala yung vaccine card niya. Pero next meeting daw, dadalo daw siya. So, next meeting, dadalo talaga ito dahil issuehan natin sa subpoena eh. Ibig sabihin, Mr. Chair, masama ang pakiramdam kanya abogado. Hindi siya may masama ang pakiramdam. Hindi siya. Yung abogado niya may masama ang pakiramdam. Kaya, hindi daw makasama sa kanya dito. Takot siya pumunta. Na wala kasama ang abogado. But next hearing, pupunta daw siya. So, yes, go ahead, Sir Turturbo. Sino pong gusto magsalita? Si Ching Ching na sister or si Nanay Rosario? Nay? Magandang umaga po, sir. Ang lagi ko lang naman hiling ay yung
magkaroon ng linaw ang pagkawala ho ng aming anak. Dahil apat na buwan na ho, ngayon hong susunod na buwan, halos limang buwan nang wala ho kaming alam. Wala ho kaming alam kung nasaan talaga siya. Kahit ho medyo nakikita at nalabas yung mga balita na ganito ang nangyari sa kanya. Pero wala naman ho kaming nakikita o nalalaman kung nasaan lugar siya, kung saan siya dinala, kung ano ho ba talaga ang nangyari sa kanya. Wala ho talaga kaming alam. Yun lang ho, sir, ang lagi namin hinihiling na magkaroon ho ng linaw ang pagkawala ho ng aming anak. Noong pong mga unang araw na nawawala ang inyong anak at kayo po'y lumapit sa PNP, ano naman po yung naging sitwasyon? Paano naman po tinanggap ng PNP yung inyong reklamo? Nung kinabukasan po ng pagkaalis niya, nung gabi po, nagpasama po kami na hanapin namin doon sa lugar na sinabi ni Kat ng aking anak na nandoon siya, nandoon yung punta niya. Sinamahan naman po agad kami nila kung saan po pwede namin siyang hanapin. Hanggang sa nagtuloy-tuloy po yung paghahanap, wala ho talaga. Hindi ho talaga namin, hindi ho namin makita at wala ho kaming malaman tungkol sa pagkawala niya. Nay, kailan niyo po nalaman na yung anak niyo pala ay girlfriend ni Major De Castro? Noong gabi po ng 13, October 13, nung pumunta po kami sa police station sa amin sa Tuwi, may nag-message po kay Ching sa anak kong panganay na kaibigan po ni Kat. Noon po namin nalaman na siya ay may boyfriend na yung sinasabi pong yan. At nung malaman niyo po na boyfriend nga niya itong si Major De Castro, sinabi niyo po sa PNP? Hindi po agad-agad, sir. Dahil siyempre, alam po, nalaman po namin na yan siya, pulis siya. Para pong nung panahong yun eh hindi namin maintindihan kung saan namin agad ibubukas yung aming reklamo. Pero bago po namin sinabi sa PNP, sir, nag-file po kami ng complaint sa NBI Batangas, sir. Bakit po sa NBI Batangas? Dahil inisip po namin na baka mas mapapadali o mas makakatulong dahil ang isip nga po namin, kabaro siya ng mga pulis. Marami yung sasabihin ko na po yung naririnig ko sa iba na kabaro yan, baka may ganito ganyan. Pero sinabi ko naman po noon sa kanila na may tiwala ho ako sa kanila dahil kailangan namin ng tulong nila para makita po namin ang aming anak. Nung masabi niyo po sa PNP after sa NBI, apo, nasabi niyo po sa PNP na karelasyon niya ng anak ko yan si Medyo De Castro. Kailan po yun? Mga October pa rin po, sir, yun. Hindi October. Pa po nalampas ang buwan ng October dahil simula naman po nung araw na hindi na namin siya makontak, dire-diretso na po ang paghahanap namin. Okay, kaya po, nung masabi niyo po sa PNP na yung si Medyo De Castro, ang boyfriend ng anak ko, that was in October po, sometime. Apo. Mm-hmm. Nung masabi niyo po sa PNP, ano pong ginawa ng PNP? Gumawa din naman po sila ng aksyon na hanapin. Si Major? Magkaroon ng hiningan ano nila kami ng mga salaysay kung paano masasabi na si De Castro ang kasama, ang boyfriend. Ayun ho, para doon na ho nagsimula yung aming pagbibigay ng salaysay sa kanila na ipinaliwanag namin sa kanila na noong umalis po si Kat, ay si De Castro po ang kikitain niya. Ah, nasabi po sa inyo? Sinabi po sa amin nung kaibigan niya, sir. Sinabi okay. Po. So, yan po ba ay nasabi niyo sa NBI din? Apo. Okay, curious lang po ako. Ano po yung nangyari sa investigation ng NBI? Good morning po, sir. Ma'am. Bali, nag-file din po kami ng kaso sa NBI at nag-conduct din po sila ng investigation na ready naman po nilang ma-open na rin po kung ano po yung nakala po nilang mga evidence. At noong nakaraan pong January 29, 2024, kasama po namin sila sa hearing po sa RTC Taguig para po makakuha po ng search warrant po para po sa Globe Telecom. Para po doon po sa disclosure po ng computer data. Okay. So ano na po naging resulta nung search warrant na hiningi sa 49? Bali, meron na pong search warrant, hindi pa lang po, nagbibigay pa po ang Globe. Ayaw pa po nila magbigay. Gaano katagal na po ito since kayo po ay lumapit sa NBI at NBI kumuha ng search warrant sa Globe para doon sa pagkalap ng ebidensya tulad ng sa cellphone and all? Bali, ilang buwan na rin po ang nakakaraan. Months na rin po ang nakakaraan. Mr. Chair, pwede ba natin patawag tong Globe? Kasi ito yung problema din sa Globe, Mr. Chair. Napakabagal nila. Yes, next hearing, Your Honor. Comsec,
Take note, Globe